Magandang umaga po sa inyong lahat at magdasal ng panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't awitan ng masayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa Panginoon, siya awitan. Ay purihin batong kabahinalit kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sapagat ang Diyos ay napakadakila, ang dakilang hari higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang pal ng buntig, tik pati kalaliman na lahat ay kanya, magiging as natay kabuntukan, kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa kanya sa mabigay galang, lumuhod sa pretong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hinang mga tupa tayo inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang sa at pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawan ay inyong mga magulang na nasa Meribas sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakatang ginawang silang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong damdam aking sinabi, sila ay suwailin mo ng pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang mga kong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Kapangyarihan ng Diyos ay ang inaawit na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit na araw, tala at buwan, may diwanag natin. Akin ding aawitan ang kabutihan ng Diyos na lumikha sa lahat. May pagkain kaloob, kahangahangang tunay ang iyong idinulot. Kahit saan lumingon, mata ko'y nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y naikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala, kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan, simula pa simulang lumitaw ang aming angkan, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat Ikaw ay walang hanggan. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parang bang isang araw sa mata mo. Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kami nauupo sa simboyo ng galit mo'y lubos kami natatakot. Iyong aming pagsalansang sa harap mo'y nahahayag, lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas iyong hawak naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taon singkad, minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Iyong buhay namin, sakbibi ang tusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok, sino kaya ang susukat niyong ibubungan takot? Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin niya rin lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umaga ipadamay ang wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit,
Iyong naging hirap na may tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligayang. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon na inyong awitin, ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na naglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan at ang mga bansa sa baybaying dagat, magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan, mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma ang nahandang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayon'y dumarating na ang oras para ako ay kumilos. Ako ay sisigaw parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga buntok at burol ay aking gigibain, malalanta ang damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at mayiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila'y gagawing liwanag, at papatagin ko ang baku-bakong landas, ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, ng lahat na lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipana, ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa. At kahit sa karagatan o anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmula yaong hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yaong anak na panganay, maging tao at maging hayop ang panganay ay namatay. Nagpamalas siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Farao at kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yaong haring Amoreo na si Sehon ang pangalan at ang haring Angalay Og, isang haring Tagabasan at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hiram. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Dapat tayo magpasalamat sa Panginoong ating Diyos, sinusubok lamang niya tayo gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanin ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac. At ang nangyari kay Jacob noong siya nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawan ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo ipinaiilalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad na nangyari sa ating mga ninunong iyon.
hindi rin niya siya naghihiganti sa atin, manapay-disiplina niya tayo para ituwin. Umawit ng papuri at mga hinirang ng Diyos at iaral na rapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri, mga hinirang ng Diyos, at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitin ng Panginoon ang isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri, mga hinirang ng Diyos, at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa paligap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sa paligap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na Kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng Kanyang banal na propeta noong una, naitas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang Kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, naitas siya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at ibar matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, bubukaliwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, mabigay liwanag sa mga sa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, apat nubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sa patinigap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Dahil niya ikinig si Kristo at iniligtas ang mga umaasa sa Kanya, manalangin tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sa sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa amin iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang paningin ng aming kapwa upang makita ngayong araw na ito ang iyong mga gawaing kahangahanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod, gawin kami katuwang ng iyong mga kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ibinigay mo sa amin ang lupa upang bungkalin at ang araw upang tumulong sa pangailangan namin. Tulungan kaming gamitin ang maghapong ito para sa ikadarakila mo at sa kabutihan ng aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakatamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at maauing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at napagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumatil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at paratagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, karatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at babalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahaning kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga ngailangan. At ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Jonathan Cadiz. Papuri ka sa salamat ng Panginoon, ang ating paglaya muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw, Jesus, ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw, Jesus, ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw, Jesus, ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan na di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Puong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod.
Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mong iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ko ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kaharian sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagkaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito, muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagkaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahayo ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At binabati ko rin po ang ating mga online viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang binatang lumapit kay Jesus sa Ebanghelyo ay masasabi nating isang mabuting tao. Ang hangad lang niya ay makamit ang buhay na walang hanggan.
Lahat ng utos ng Diyos ay ginawa niya, sumusunod siya sa batas, madasalin, napahanga nga si Jesus sa tahong ito. Ano pa kayang kulang sa kanya? Ito ang tanong niya kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus na ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay sa manangailangan, nalungkot siya dahil hindi niya magawang bitawan ang marami niyang kayamanan sa ngalan na pagmamahal sa Diyos. Madaling sabihin minsan na ang Diyos ang nasa puso natin. Pero kadalasan, tulad na nangyayari sa Ebanghelyo, iba pala ang umibihag sa puso natin. Hindi ang Diyos, kundi ang mga makamundong mga bagay. Ang katanyagan, ang impluwensya, ang kayamanan, at iba pa. Isang paalala sa atin, suriin ang ating puso at tanungin, si Jesus nga ba ang nainibabaw sa puso ko? May mga makamundong mga bagay ba na humahadlang sa akin na makamit ang buhay na walang hanggan? No? Sa darating na Miyerkules ay pasno tayo sa panahon ng Kwaresma. No? At magandang ihanda ang ating sarili na tumugon sa tawag ng Diyos sa pagbabalik loob. At ipagdasal natin sa misang ito, nawa itong panahon ng Kwaresma ay maging daan upang maging prioridad ang Diyos sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo sa ating Diyos para sa karatagan na maglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ang tugon natin, Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napababayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway mabigyan kasiyahan at kalakasan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Ipagdasal natin ang ating mga sariling kahilingan, ano na mga atensyon ng mga nagpamisa ngayon at humihingi ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Bunga ng aming
Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan, binapagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa san sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagkiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong padakilaan. Ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ay iyong Espiritu, gawin ng banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob, maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, paspasin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jesse naming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling nabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo siya at patuluhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin namin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang halan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Higyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambigan ang dakilang araw papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang para sa mga nasa tahanan. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtipalay, tutulungan kang gana. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming paikilahok sa iyong buhay na di matatapos. Inulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga ilang paalala po. Maraming salamat po sa mga paabot na kanilang tulong pinansyal sa ating parokya, and we are accepting donations para po sa maintenance expenses ng ating simbahan. You may give your donation sa parish office or through online transaction. Ang mga susunod po ay available mula sa ating parish office, ang novena booklets ay ng mapag-ampon, ang ating parish calendar, ang chibi image ng Ola Muntinlupa at ang 20-inch official replica ng ating patrona. Ang ating pong mass schedule sa Ash Wednesday, March 2, alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga,
4:30 ng hapon at 6:15 p.m. ng gabi. Ito po ay araw ng sakripisyo at pag-aayuno. At sabi nga ni Pope Francis, iaalay natin ito para sa kapayapaan, lalo na sa Ukraine. Kakaroon po ng Diocesan Online Lenten Recollection sa March 4, first Friday of the month, alas 4 po ng hapon. Ito po ay naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya. We're also looking for volunteers who want to join the PPCRV. Sila po ang tatao sa voters assistance desk and poll watching. For those interested, I please register at the parish office. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa at sa ating mga sumusubaybay. At maingat po kayo parati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat.